few moments later. So pagdating ko rito sa event, nag-uumpisa na yung race. Ayan, karerahan na sila dyan. Kaya tamang observation na lang yung ginawa ko rito. Tingin-tingin lang ako kung paano ba yung ginagawa nila sa race. Ang unang napansin ko, kailangan pala talaga kompleto gamit mo. Tulad niyang nakikita nyo na yan, yan si kuyang nag-aayos na yan. Kailangan meron kang bag na ganyan kasi dyan mo ilalagay yung mga tamiya na kailangan mo. Tsaka hindi pala uubra talaga na iisa lang yung tamiya mo. Kailangan marami kang tamiya guys, kailangan lahat yun nakasetup. Hindi lang basta meron kang tamiya, kailangan nakasetup yung tamiya mo para sa pang race. Kaya eto, buti na lang dinala ko itong binili natin nung nakaraan. Dito ko na rin siya binuo. Talagang dito ko siya ginustong buuin para kung may kulang o kung ano yung kailangan, matatanong ko kay kuya kung ano yung dapat kong bilhin para dito sa tamiya na to. Tsaka nga ang sabi ko sa inyo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo or mas marami pang tamiya ang kailangan mo para kung magre-race ka, marami kang reserba. Kasi ang napansin ko, kailangan pag magpaparegister ka sa isang race, meron ka at least tatlo na tamiya na meron ka nakasetup na pang race. At hindi biro ang presyo ng bawat isa sa pagsisetup ng tamiya guys. Magmula sa motor, sa gulong, tsaka sa battery na gagamitin, kailangan kompleto ka. Gagastos ka rin pala talaga ng malaki rito kung gusto mo mag-umpisa sa race. Kaya ako ang naisip ko, unti-unti lang ang gagawin ko rito. Kunwari, etong binubuo ko na to, eto lang muna, tapos kung meron na akong extra money, tsaka ako bibili ulit ng tamiya na panibago na idadagdag ko sa aking collections. At kung maisipan ko mang kumarera, at least diba pagtagal kompleto na. Unti-unti, hindi ko bibilhin to na isang bagsakan kasi sobrang bigat talaga. Ang mamahal ng parts pare. Tulad nito, eto, tapos ko na siyang buuin. Pero yung gulong niya, hindi siya yung pang-race. Kaya kailangan nating bumili netong pang-race na to. Eto, 240 guys. Tapos etong roller, 180. Tapos yung motor, 220. At maaga lang din natapos yung karera rito. Siguro mga 6:30 tapos na. And shoutout nga pala dito sa Make Weeks Hobby Shop. Salamat sa pag-invite sa akin. At sa susunod, pupunta ulit ako rito guys. The next day. Tapos itong white na to, ay, yung mga sasakyan, may mga remote control. Hindi pa raw nakikita yung mga remote na ito eh, pero astig niyan, mga solid 'yon. Uy! Grabe pare. Uy. Tamiya to pare. Tamiya to. La jackpot tayo rito pare. Tamiya to, uy. No. Tignan natin. Tignan natin. Ano lang yung chassis lang. Pero parang hindi siya nabuo kasi nandito pa yung ibang parts. Oh. Ito pa yung ibang parts. Pero tignan natin yung iba. Tignan natin yung iba. Teka, teka. Teka. So, yun, bagay muna natin dito. Tsaka muna. Ito kaya. Itong Magnum na to, buo na. Victory Magnum. Pero pwede na to. Pwede to, oh. Oh. Pwede pa tong pang race. Papalitan lang to ng gulong. Na pang karera talaga. Tapos dagdag lang ng konting accessories. Pwede pa to, pare. Ito kaya yung isa. Tingnan natin pa isa. Ito sana naman kompleto. Uy! Ito kompleto to, pare. Hindi pa nagagalaw. Ito pwede to. Pwede to, pwede to. Ganda. Jackpot tayo, pare. Sakto-sakto. Ano? Pwede to, pare. Tara, bilhin na natin to. Bilhin natin to. Okay. 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 Tignan nyo yung video kayo. Video kayo yan tuloy. Tignan nyo yung bukuhan ni kuya. May sarili siyang video kayo sa bukuhan niya. Ang galing. Buko Diyos, may tinitinda rito o Red Horse? Pwede rin Red Horse eh, no? Teka, lokohin natin. Tanong natin kung may Red Horse. May Red Horse ka dyan, kuya? Huh? Red Horse? Ah, doon. May bijoking ano eh. Pwede na mag-Red Horse eh. Okay, ito, buko ni kuya. Kuya, pakitaan mo nga ako. Kanta ka ba? Oh, pwede. Panda boys. Eh, kuya, thank you ah.
One eternity later. At yun na nga, nakauwi na tayo ng bahay. Ito yung nabili natin kanina doon sa may Japan Surplus. Sige, tignan natin to isa-isa. Nga pala guys, yung vlog na yon mahaba yon. Nag-vlog ako ron kasi may mga new arrival sila. I-edit ko lang din yon tapos kasunod na nito yung vlog na yon. Kaya abangan nyo kasi marami akong nakita ron, maraming laruan, tapos ang daming RC cars. Tapos bumili ko ng isa. Abangan nyo na lang, i-edit ko lang yon. Tapos eto, sige eto, tignan natin isa-isa kasi hindi ko rin to natignan ng maayos kanina eh. Nakita nyo naman, binuksan ko lang tapos tinignan ko kung kumpleto tapos kung maayos pa. Unahin natin tong si Rice Tinga. Noong nagpunta ako kanina sa may Japan Surplus, hindi ko naman talaga inaasahan na may makikita akong Tamiya ron. Ang gusto kong makita ron sa may Japan Surplus kanina is kung merong mga Game Boy or mga lumang bala ng kung ano-ano. Basta Game Boy ang gusto kong makita, kung kaya yung mga family computer. Hindi ko talaga akalaing may Tamiya. Kasi sakto, di ba, nagtatamiya. Merong Tamiya ron. So, etong Stingray. Etong Ray Stinger, ang kasama lang dito, etong takip, etong pinaka, ano bang tawag dito? Basta takip ng chassis o chassis na rin ba to? Tapos kasama rito yung, eto hindi pa nagalaw. Siguro, hindi pa ito nabuo, nawala lang siguro yung chassis niya. Nawala na siguro. Siguro habang sa shipment, nalaglag to, tapos natanggal yung takip. Ayun, nawalaglag siguro. Pero pwede na, mapapakinabangan pa natin to. Tapos nandito pa yung mga gears. Yung gulong niya, pwede na rin. Tsaka mababakas nyo rito sa box kung gano'n nakatagal to. Kasi bukod sa medyo madilaw na, amoy na silang libro na matagal nang nas. Amoy papel na luma. Ito namang isang Victory Magnum. Pagkabit-bit ko na ito, kako. Ito mabigat to ah. Kako, ito baka kompleto to. Kaya nung pagbukas ko na ito kanina, nakita ko, ay, buo na. buo na yung Tamiya. Pero kagandahan no, syempre, hindi na tayo magbubuo. Buo na eh. Ang kailangan na lang natin dito, bibilang ko lang to ng ibang parts na kailangan pa niya. Pagandahin lang natin ang problema dito. Yun lang ang problema rito. Papagandahin na lang natin. Kasi syempre, meron ng ano yun, may chassis na. Ito, napapalitan naman nata ng sticker to eh. O kaya, tanggalin ko na lang yung sticker, i-play na lang natin. Kasi nakita ko rin sa race, doon sa mga nagre-race doon, kadalasan nung nilalaban doon, wala namang mga sticker. Hindi naman kasi pagandahan ng ano rin doon eh. Ang importante doon, condition yung unit mo, mabilis, yung sure ka naman nanalo sa race. Yan. Sige, nalaglag. Sige, yung isa naman. Tingnan natin yung isa. Ito yung ano, ito yung kompleto. Ayan, nakita nyo naman kanina sa clip kanina. Ito yung kompleto. Kompleto yung sticker niya. Pero tingin ko, parang wala na siyang dikit masyado eh. Kasi nga, di ba luma na oh. Konti na lang yung dikit niya. Walang problema, sticker lang naman yan. Pero ang maganda rito, ito ang maganda rito, hindi pa talaga sila nagagalaw. Ayan po, naka-attach pa siya rin sa pinakalagayan. Ito, nandito pa rin yung, ano, ito yung chassis niya. Oh. Yung mga parts, ito rin, maayos pa. Siyempre, ang problema lang din dito sa sobrang tagal, yung gulong. Kasi diba, ano to, goma. Pag tumagal ang goma, tapos nakastock lang, parang medyo lumalagkit. Pero pwede pa to. Tsaka papalitan din naman natin yan, eh, diba? Ito, dito ako nagtataka. Ano kayang ginawa nung unang may-ari nito dito? Kasi yung, tignan nyo yung ano, tignan nyo yung motor. Tignan nyo yung motor. Ayaw mapokus. Eh, no. May hinang. Siguro pinag-eksperimentuhan to nung may-ari dati. Ayun, may hinang. Ano kayang ginawa niya dyan? Ba't niya hininang? Tapos, nandito rin yung ano. Hindi nagalaw eh. Naka-stapler po. Naka-stapler pa. Sana sa susunod na may bagong arrival sa Japan Surplus, marami pa tayong makita ng ganito. Tsaka comment nga din pala kayo sa baba guys. Baka meron kayong alam dyan ng mga Surplus. Na pwede kong dayuhin. Na malapit lang dito sa Bulacan. Ayan, ito, dito tayo swinerte. Swinerte tayo, nakuha tayo ng tatlong box ng Tamiya sa Japan Surplus. Ito, katas ng Japan Surplus to. Talaga sisipagan mo lang maghanap, makakakita ka ng gold. Makakita ka ng gem, okay? Kasi ito, nabili ko lang to sa halagang 400 pesos. Na pwedeng-pwede na talaga. Hindi ka nalugi ron, di ba? 400 pesos, tatlo. O, kahit sabihin mong kulang to, 400 pesos, may dalawa ka, tas parang may pre-ka pa na chassis dito, di ba? Okay, sige. Yun lang. So, sige. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa vlog na to. At alam nyo ba, 17k plus na tayo rito sa aking YouTube channel. Salamat sa inyo, salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Salamat sa inyong lahat, ha? Na-appreciate ko lahat ng nagko-comment, na-appreciate ko lahat ng nagla-likes. Kahit yung nagdi-dislike, na-appreciate ko kasi nga, kung may magdi-dislike, iisipin ko ano ba yung mali rin sa nagawa kong content ngayon. So, kung inisip ko yung nagawa kong mali sa content ngayon o may pangit ba akong nagawa,
ang iniisip ko kung paano ko siya mai-improve. So guys, maraming salamat sa inyo. Thank you sa pagsuporta. Kung hindi ka pa G, i-subscribe mo na yung nasa baba ng aking YouTube channel. At thank you lahat sa inyo. At alam nyo na to. Ayan o. Ayan na. Ito na yung mga nagpapa-shoutout.